Pagkaharap, tinalo ni Dilan si Rekka gamit ang Insui, isa sa mahiwagang sandata na Hokage. Subali sa ikalawang pagkakataon, nanaig ang kapangyarihan ni Rekka at kanyang tinalo si Dilan. Si Emma naman ay nagbigay ng babala na ang mga kalaban ni Dilan ay muling darating upang sila ay sagupain. Pagkatapos ay bigla na lamang siyang nawala. Ang misteryo ng Hokage, ang hukbo ng mga anino. Diyan ka lang pala! Kanina pa kita hinahanap eh! Nabasa mo na ba yung balita sa dyaryo? Estorbo ka talaga. Nag-aaral ang tao eh. Tsaka bawal ka dito. Hindi mo naman klase to, di ba? Eh, hindi ka rin naman kasama sa klaseng ito, no? Ha? Ito, tignan mo! Sige na nga, alin ba dito? Ah, ito, nakita ko na. Sisimulan na ang Grand Derby sa karera ng mga kabayo? Hindi yan! Tignan mo, mabuti! Nandiyan na pala kayo lahat! Nabasa niyo na ba itong dyaryo? Ang huling laban ni Yuji na Taguro. Ipapalabas na sa TV mamayang gabi! Tumigil ka nga! Yan ang sinasabi ko! Nasa dyaryo na ang nangyari sa ating kahapon. Talagang madyaryo. Nasira ba naman ang buong bahay ng salamin eh? Huwag ka nga mayabang! Kasalanan mo nga kaya nangyari yun eh. Pero nagtataka ako. Dahil ang sabi dyan eh, aksidente lang daw ang lahat. Pero mas mabuti na rin siguro. Baka mamaya masabit pa tayo pag nagtanong ang mga pulis. Pero nakakapagtaka talaga. Nag-aalala lang ako dahil baka may kinalaman yan sa sinabi ni Emma na darating na raw ang mga kalaban natin. Huwag kang mag-alala, prinsesa. Nandito naman ako para magtanggol sa'yo eh. Yan ay kung totoo nga ang sinabi ng babaeng yun. Ay, pasok na ako. Babalik na ako sa klase ko dahil alam niyo naman ayoko nagpapabaya sa pag-aaral eh. Sige, prinsesa. Magkita lang tayo mamaya. Hindi ko alam na mahilig palang mag-aral si Rekka. Mabuti naman kung ganon. Ang dali mo namang mabola, Ana! Si Mrs. Carlos ay kasalukuyang nag-leave dahil sa malapit na siyang manganak. At ako naman si Ginoong Ernesto Suco na hindi susuko para maturuan kayo ng kasaysayan natin. Magandang umaga sa inyong lahat! Bravo! Ah? Ha? Ang galing! Ngayon pa lang yata ako gaganahan para mag-aral. Ibig sabihin, interesado ka talaga? Oo naman! Lalo nung nagkwento kayo ng tungkol sa ninja noong isang araw, sir. Mahilig ka pala talaga sa kwentong ninja, ha? Walang duda. Good morning, Mr. Suco! Huh? Kaya nangyari yun? Totoo pala. Nakakita na pala ng bago mababola yung si Rekka. Mabuti naman. Ah, ikaw pala. Siya na ba ang girlfriend mo, Rekka? Nangako ko pagtatanggol ko siya. Nakakatawa ka talaga, bata ka. Ang sabi mo sa akin kanina, meron kang gustong itanong sa akin. Ano ba yon? Kasi sir... Ano? Sige na. Tungkol saan? Ha? Tungkol sa mga Hokage ninja. Hokage? Paano mo nalaman ang pangalang yan? Bakit po, sir? Hindi natin pwedeng pag-usapan ng tungkol sa Hokage dito. Ha? Pumunta ka na lang sa bahay ko mamaya. Doon ko sa'yo sasabihin ang lahat. Eh, Rekka, hindi ba dyan itong gagawin natin?
First time ko pala kasi maimbitahan ng isang teacher sa bahay niya. Huwag ka nang mahiya. Hindi ka naman imbitado eh. Nagpumilit ka lang na sumama sa amin, hindi ba? Mas marami. Mas masaya. Pasensya ka na. Nakaka-istorbo ba kami? Hindi, prinsesa. Basta ikaw palaging welcome. Siguro nag-iisa lang si sir sa buhay. Kaya kung pagluluto niya siya ng tanghalian, pustahan tayo. Matutuwa yun. Naligaw yata tayo? Sigurado ba kayo ito ang bahay ni Mr. Suko? Oh, tuloy kayo! Good afternoon, sir! Eto na. Ano sa palagay mo, Reka? Lahat ng nandyan ay tungkol sa mga ninja. Ang galing! Parang may minahan na ako ng ginto. Uminom muna kayo. Mabuti naman at nakarating kayo dito sa amin. May asawa na pala kayo? Ha? Nagulat talaga kami, sir. Ang laki pala ng bahay nyo. Tapos, ang ganda pa ng asawa nyo. Akala nyo siguro matandang binata ako, no? Sayang, nagdala pa naman kami ng pwedeng lutuin mamaya. Chicken curry sana. Eh, di lutuin natin. Walang problema doon. Eh, nakakahiya naman eh. Basta tungkol sa ninja, hindi mapipigilan na asawa ko. Bakit, prinsesa? Nakalimutan ko bumili ng curry powder. Jesus. Opisyal na pinarangalan ng Pangulo kahapon si Ginoong Augustus Mori dahil sa kanyang kontribusyon sa Kawang Gawa. Kamakailan lamang ay nagpatayo siya ng mga bahay ampunan sa buong bansa. Ayon kay Ginoong Mori, nais niya makatulong sa lipunan, lalong-lalo na sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Hindi ko alam na mapagkawang gawa ka rin pala. Igilan mo na ako, Kuray. Kung nais mong magtagumpay at mapasa iyo ang buong mundo nang hindi gumagamit ng karahasan, kakailanganin mo ang iba't ibang mukha. Tatanghalin ka pa nilang isang bayani kapag nakuha mo ang kanilang tiwala at pagmamahal. Subalit may hangganan ng lahat ng ito. Lumilipas ang mga bayani at nagiging abo. Anumang dami ng iyong kayamanan at anumang lakas ng iyong kapangyarihan ay mawawala sandaling ikaw ay mabawian ng buhay. Kuray, inaasahan ko ang iyong tagumpay. Maasahan mo ko. Nakahanda na ang lahat para sa pagdating ng babaeng may kapangyarihan magpagaling. Malalaman din natin ang kanyang lihim. Magaling. How's it going, Yanagi? Fine. I think I'll just let it simmer until Domon and Fuko get back with the curry powder, okay? So Reka really loves ninjas, doesn't he? You know, he and my husband have so much in common. I know. Yanagi, are you his sweetheart? No, really, we're just friends, I promise, that's all. But you seem to like each other a lot. Naku, umuulan! Ang mga sinampay ko! Tutulungan ko na kayo! Pag-usapan na natin ang gusto mong malaman. Ano ba ang gusto mong malaman tungkol sa mga Hokage Ninja? Marami. Marami na akong nabasang libro. Pero wala tungkol sa Hokage Ninja. Ang pangalang Hokage Ninja ay hindi kailanman na itala sa aklat ng kasaysayan. Sila ang mga mahiwagang ninja. Mga ninja sa samahan ng mga ninja. Ninja? Sa mga samahan ng ninja? Sinasanay ng isang ninja ang kanyang sarili hanggang sa maging bihasa sa lahat ng uri ng pakikiligma. Tinatakbo nila ang dalawang bundok sa loob ng isang gabi. Tumatalo ng higit pa sa mataas sa isang gusali at nakakapaglakad sa tubig. Pero ang Hokage ay kakaiba sa kanila. Masdan mo itong perganimong nakita ko dito sa silidaklat. Bakit kakaibang ang nararamdaman ko? Parang pamilyar sa akin ang simbolong yan. Ang pisikal na kakayahan ng Hokage ay pangkaraniwan lamang sa mga ninja. Subalit bukod tangi ang kanilang talino. Ang sabi, ginamit nila ang kanilang katalinuhan upang makalikha ng mga sandatang mahiwaga na sukob ang kapangyarihan ng kalikasan. Hindi ka panipaniwala. Maski sa modernong panahon ngayon,
ay hindi tayo makakagawa ng mga ganong uri ng sandata. Ha? Ang Itsumi ni Dilan! Ang Fuji ni Ira! Bolang kay San Liema! At ang iba pang mahiwaga sandata ng Hokage! Lubhang mahiwaga ang mga Hokage Ninja. Ayon sa mga kasulatang ito, may kapangyarihan din ang hukbong ito na maglakbay sa iba't ibang panahon at kontrolin ang kapangyarihan ng apoy. Kung ganun, totoo pala. Lahat ng sinabi sa amin ni Emma. Ay naku, bata lang pala. Natakot ka ba? Anong kailangan mo? Huh? Ano ka ba? Ang boss mo naman, kinakausap ka namin. Hindi ka man lang sumagot tapos papasok ka pa. Sorry ha, pwede pang pumasok. O masaya ka na. Aba talagang, iniinis mo ako. Pwede ba sabihin mo kung bakit ka nandito? Nandito ako para kay Anay Yanagi. Dahil dudukutin ko siya. Alam mo ba kung anong sinasabi mo, bata? Sapilitan ko siyang kukunin. Kahit ano pang mangyari, kahit na sa ano pang paraan. Hawak niya ang Kongo Anki, ang isa pang mahiwagang sandata ng Hokage. Kongo Anki ba, sir? Oo. Isa itong sandata na nabuo dahil sa paraan na kung tawagin ay sinaunang karunungan. Limang sandata ang kaya nitong mabuo. Wow! Mukhang alam na alam mo tungkol sa pangkat ng mga Hokage Ninja. Gusto mo, huhulaan ko kung anong pangalan mo. Ikaw si Ginoong Ernesto Suko, hindi ba? Paano mo nalaman? Sikat na sikat kasi ang pangalan mo sa amin eh. Itong bahay mo na dating templo ay may mga kasulatan tungkol sa Hokage Ninja at ang ilan dito ay inilathala mo pa nga. Kaya mapanganib kang tao. Mr. Suko! Huwag kang mag-alala. Hinimatay lang naman yan eh. Ang swerte ko talaga may madadala pa akong isang tao. Matutuwa sa akin si Kurey. Sandali lang, boy! Hindi ko alam kung anong gusto mong mangyari, pero hindi ako papayag! Huwag mo kong tawagin, boy! Ako si Lorcan Kogane. Hindi na rin ako bata dahil nasa third year high school na ako. Lagot ka sa akin! Oops! Totoo nga ang sinabi nilang magaling ka nga, pero para sa akin, parang tagong ka pa rin kung kumilos. Mag-iingat ka, Reka. Hawak niya ang sandatang Kongo Anki. Hindi ko na kailangan gamitin ang aking mahiwagang sandata para labanan ng pipitsugin katulad mo. Pipitsugin pala? Ngayon, ako naman ang titira. Ngayon, alam mo na hindi ka uubra sa akin. Ang mabuti pa, ibigay mo na kagad si Anay Yanagi. Pinagbigyan lang kita dahil mas bata ka. Huwag kang pakasisiguro! Kailanman ay hindi mo makukuha ang aking prinsesa. Ano nangyayari?
Hindi. Ako. Kagalaw. Kung gusto mo talagang malaman, itanong mo dyan sa lalaki nasa likod mo. Kabas lamang yan ang aking makamandag na halaman. Baliwala yan, hindi ka mamamatay. Walang kasiyahang idinudulot sa akin ang pagpatay sa mga lalaki. Pero ibang usapan na kapag babae naman. Parating na sila. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin, Ana. Wala pong anuman yun. Ang laki naman itong pakwan. Naloko na, prinsesa. Ayun na! Sige, sumigaw ka pa. Yan ang gusto ko. Nasisihan ako kapag nakakarinig ng sigaw ng isang babae. Tigilan mo yan. Hindi tayo pumunta dito para pumatay, kundi para kunin lamang si Ana. Dapat mong tandaan yan. Sabihin mo nga, sino nagbigay sa'yo ng pahintulot para utusan ako? Yan ang utos sa atin ni Corey. At kapag hindi ka pa tumigil, ay makakarating sa kanya mga ginagawa mo. Makakarating? Prinsesa! Teka, ano nangyayari dito? Max! Ira! Teka, sino ka ba? Isang halimaw? Halimaw? Asakit mo naman magsalita. Hayaan mong magpakilala ko. Ako si Gideon Mokuren. Gamit ko mahiwagang kodama. Max! Hindi mo pwede saktan si Ira! Hindi ikaw ang kailangan ko. Max! Dagot ka na yun! Ang aking mahiwagang sandat ay nakapaloob na sa aking buong katawan. Kaya ako nakakapagpalabas ng halaman na gamit ang aking isipan. Sumusunod sa bawat naisin ko ang isang mabisang sandata para sa mga tulad mo. Tumigil ka na sabi! Umalis na tayo! Huwag mo kong storbuhin. Simula pa lamang ito. Baka mapilitan akong gamitin ang kapangyarihan ko sa'yo. Kaya pang nabata. Damn! We'll see you later, pal. Damn it! Kailangan kong makagalaw. Hindi nila pwedeng basta na lamang kunin ang aking prinsesa. Hindi ako makapapayag. Galaw! Babalik niyo ang aking prinsesa. Ito na lamang ang tanging paraan. Ibalik niyo ang aking prinsesa. Ibalik niyo siya. Prinsesa! Salamat, Rekha. Ligtas ka na. Ang galing naman niya. Kahit na nasabuya na siya ng makamandag na halaman, ay natalo pa rin niya si Gideon. Sinugatan niya ang sarili para bumalik ang kanyang pakiramdam. Talagang seryoso siya sa pagtatanggol kay Ana. Pero sayang lang. Patay!
kailangang gawin ko yon. Napagalaman ko na nasa atin na si Ana Yanagi, ang may kapangyarihang magpagaling. Sisimulan ko na ang mga pag-aaral upang malaman ang lihim ng kanyang kapangyarihan. Magaling. Ang susi ng buhay na walang kamatayan ay malapit nang mapasa aking mga kamay.